Yo mga idol! Welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Nananatili nga ngayon ang Lakers sa pang-anim na pwesto sa West at bukas lalabanan naman nila ang Dallas Mavericks. Number 6 na ngayon ang Lakers, nasa likod lamang nila at kasunod pala mga kaboltok, number 7 ang Dallas. At ngayon pag-uusapan natin ang laro bukas dahil bukas maghaharap na sila sa unang pagkakataon. At sa bahay ng Dallas gaganapin ang laro. So dadayo dito mga kaboltok ang Lakers. Kaya't masusubukan kung anong diskarte ang gagawin ni Frank Vogel sa Lakers. Sa kasalukuyan nakikipaglaban sa pwesto ang Dallas number 7 sa West kasunod lamang ang Lakers. Ngayon, aalamin natin kung ano ang aasahan natin sa magiging laro bukas. Makalusot kaya ang Lakers sa Dallas? Isang dominant force kaya ang makita natin? Maglaro kaya si Anthony Davis? Maglaro naman din kaya si Luka Doncic? Ang laro bukas ay isang importanteng laro na at sa ngayon para sa Lakers lahat na ng laro ay importante na lalo pat nasa top 6 na lamang sila. Kaya lahat ng laro ay importante at must win game. Ganon din naman para sa Dallas Mavericks. Kaya ano nga ba ang posibleng aasahan natin bukas? Pag-usapan na natin yan na pakatapos lamang nito. So yun nga mga kaboltok, bukas maghaharap na ang Dallas Mavericks at ang Lakers sa unang pagkakataon. This time, home court nga ng Dallas gaganapin. Medyo tagilid ang Lakers lalo pat nasa home court ng Dallas. Battle of Western Conference mga idol, labanan sa pwesto. Kaya matinding bakbakan bukas, susubukang manalo ng Lakers bukas sa Dallas Mavericks sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Sa Philippine time po yan. Base naman sa statistics ng dalawa ayon sa NBA.com, panglima na sa pwesto ang Lakers pagdating sa All-NBA sa points per game. Umaabot na sila ng 111.3 points per game. Samantalang pang 26 pa ang Dallas, malayo-layo yan. May total points per game sila na 104. At sa total rebounds naman, angat pa rin ang Lakers. Panglima sila sa All-NBA. 43.6 naman ang Dallas, pang 25 pa sila. Kung paramihan naman ang assist, lamang pa rin ang Lakers dahil pang 22 ang Dallas. Pagdating sa depensa mga kaboltok, dito na nanalo ang Dallas. Pang-6 sila sa All-NBA samantalang ang Lakers ay nagbibigay ng 111.5 points per game sa mga kalaban nila. Kaya mga idol, alam na natin, depensa lamang ang totoong kulang sa Lakers. At ngayon mga kaboltok, sino ba ang babantayan natin maglalaro bukas? Bukas mga idol, nakakalungkot man si Luka Doncic ay balitang hindi daw maglalaro dahil sa injury. Kaya base sa stats nila, may dalawang key player tayong babantayan sa Dallas. Ang pangalawa sa leading scorer nila, bukod kay Luka Doncic, si Kristaps Porzingis, si Unicorn, isang 26 years old, 7'3" center forward. Ako po, tangkad. Siya ay may average ngayon na 19.5 points per game. Bukod sa kanya, nariyan din si Tim Hardaway Jr. May 14 points per game siya at maasahan mula sa bench ng Dallas. Asahan din natin ang Battle of Guard at ganon din ang Battle of Bigs. Ang guard ng Dallas ay may katapat sa Lakers, si Jalen Bronson versus Westbrook. Kaya masusubukan si Westbrook, baka magdagdag na naman siya ng mga turnover o kaya magandang laro ang laro niya bukas. Malalaman natin bukas yan. Battle of Bigs naman, si Kristaps Porzingis, lalabanan siya at pipigilin ni DeAndre Jordan. At yan naman ay kung hindi maglalaro si Anthony Davis. Si Dwight Howard din mga idol, hindi rin maglalaro. Malalaman natin mamaya yan. Ngayon mga idol, ano ba ang style of play ng Dallas Mavericks? Modern NBA sila ngayon. Paminsan-minsan, naging small ball lineup sila. Depende sa klase ng kalaban. Pero malalaki at athletic ang players nila. Marami silang 7-footer na gaya ni Kristaps Porzingis at si Boban Marjanovic. At masasabing ang shooting ang isa sa pinagmamalaki at bentahin ng Dallas.
napapalibutan din sila ng magagaling na gwardya at stretch four. Pero sa head-to-head, sa pagtatapat nila, mga idol, lamang na lamang ang Lakers. Sa all-time match-up nila, 114 na panalo na ang Lakers, samantalang 50 pa lamang ang Dallas. Mga bata rin naman ang kalaban ng Lakers bukas, 26.3 ang age average nila kumpara sa 30 anyos na Lakers. Kaya mga bata na naman ang kalaban ng Lakers bukas. Kapag bata pa naman ang kalaban ay nalulusutan ang Lakers. Pero bukas, makalusot kaya ang Dallas? Sa All-Star matchup ng Lakers versus Dallas, si LeBron James at Anthony Davis ang kasalukuyang All-Star doon sa Lakers. Si Westbrook ay dating naging All-Star at arguably pang All-Star pa rin naman ang galawan. Pero sa Dallas Mavericks, isa lamang ang All-Star doon. Yan ay si Luka Doncic. At dati namang All-Star si Kristaps Porzingis. Na mga idol, sino ba ang hindi sisipot bukas para sa mga nakalistang injured players? Sino ba ang hindi makapaglalaro? Ayon po sa ESPN, may mga nakalistang hindi maglalaro sa Dallas Mavericks bukas. Si Willie Cauley-Stein, Sterling Brown at Luka Doncic. Si Luka Doncic ay pangatlong araw o pangatlong laro na hindi maglalaro bukas. Para sa Lakers, sadyang napakarami mga idol dahil bukod sa injury ni Trevor Ariza at Kendrick Nunn, sumabit sa health and safety protocols si Dwight Howard, THT at Malik Monk. Naku po, inaasahan din na hindi maglalaro si Anthony Davis, pero nakalista siyang questionable. At ito na mga idol para naman sa projected starting five ng magkabilang panig para sa Dallas Mavericks. At point guard, Jalen Brunson. Shooting guard, Reggie Bullock. Magaling sa depensa yan. At power forward, Kristaps Porzingis. Small forward, si Dorian Finney-Smith. Man in the middle, si Dwight Powell. At sa Lakers naman, naiba ang kanilang starting five. Russell Westbrook, point guard. Shooting guard, Avery Bradley. Small forward, si Carmelo Anthony. Power forward, si LeBron James. DeAndre Jordan na ang man in the middle. Na mga idol, sa ating game prediction, isang dikit na laban para sa Lakers at Dallas bukas. Kahit home court ng Dallas, hindi magpapabaya dito ang Lakers, lalo pat labanan sa pwesto ang mangyayari. Kahit panigurado, hindi papayag ang Lakers na matalo sila ng Dallas. Kagagaling lamang nila sa panalo sa Orlando. At kahit pa inaasahang hindi maglaro si Davis, nariyan pa rin naman si LeBron James at Russell Westbrook. Sila ay aasahan pa rin magiging maganda ang laro bukas. Isang dominant force na laban ito mga idol. Walang superstar ngayon sa Dallas dahil out si Luka. Kaya tanging nasa kamay ni Kristaps Porzingis ang ikabubuhay ng Dallas Mavericks. Yon mga idol, bagamat ito ay game preview at prediction po lamang, maaari pa rin mabago ang lagay ng laro bukas at magkakaalaman pa rin sa totoong laban kung sino talaga ang mananalo. Pero at least may idea na tayo sa magaganap bukas, Lakers versus Dallas Mavericks. Kampihan na! Samantala, para naman sa mga napadaan lamang at mahilig ng ganitong klase ng video, mga game preview at prediction, dito lamang sa channel natin yan, Basketball Talk. Mag-subscribe ka na, hit the bell, select all, at paki-like at share ang video para sa suporta, para makasama ka namin sa lumalaking channel natin, 500,000 subscribers and counting. Keep safe, mga idol. Yon! At sa mga solid Ball Talk viewers natin, mamimigay na naman tayo muli ng sapatos ngayong December. 550,000 subscribers giveaway. Para po mas mabilis yan, at this time, sasamahan na natin ang dalawang basketball jersey. At congrats nga pala sa mga nanalo sa mga nakaraang giveaway natin. Tuloy-tuloy pa rin tayong namimigay ng sapatos, jersey at iba pa. Kaya kung hindi ka pa rin kasali at subscriber, napag-iiwanan ka na dahil marami na sila at patuloy pang dumarami at nadadagdagan ang mga nananalo dito sa atin. Kung nais mong sumali, nasa ibaba po ang mechanics kung papaano. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa Basketball Talk.